Chinismis ako ng tita ko, nakabit daw ako ng tito ko. Sobrang toxic niya at insecure. Ang kakabal ng mga pagmumukha nila dahil nung nagdibo ako ay pumunta pa rin sila sa amin para kumain. Tawagin na lang natin siyang Lady G. Siya po ay 19 years old ngayon at ang miyembro ng kanilang pamilya ay sobrang toxic. Taong 2020 noong magsimula ang pandemic, mas lalo niyang nakilala ang mga kamag-anak niya sa side ng tatay niya dahil sa iisang compound lang sila nakatira. At halos lahat sila ay sobrang toxic, insecure, manipulative at sobrang mga chismosa dahil hihirahin kanila pababa. At nagsimula yon noong nagsimula din siyang alagaan ang kanyang sarili na palagi na siyang nagwo-workout at nag-i-skincare. Gumagamit siya ng yellow at pants na cream sa gabi dahil wala pa siyang gaanong alam sa skincare dahil natuto lang talaga siya noon nung pandemic. Kaya simula noon ay palagi na siyang pinagchichismisan ang kanyang mga kamag-anak dahil sumobra daw ang kanyang puti dahil sobra-sobra daw siyang gumamit ng sabon. At kaya lang daw siya sumisexy at lumalaki ang kanyang wet packs ay dahil sobra-sobra daw siyang mag-exercise, samantalang si Lady G ay wala pang nakikitang improvement sa kanyang katawan. Palagi na lang din si Lady G ang nakikita ng mga kamag-anak niya. Sa tuwing lalabas siya ng bahay ay palagi na lang siyang pinupuna at kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. At isang beses ay nag-upload si Lady G ng isang video sa isang social media app at sobrang nag-viral kaya nagkaroon siya na sobrang daming followers. Kaya mas lalong nainggit kay Lady G ang mga kamag-anak niya kaya lalo na lang siyang pinag-chismisan. Madalas ay naririnig pa ni Lady G na pinag-uusapan siya ng kanyang mga tita at ng kanyang mga pinsan at sinisiraan din siya sa ibang tao. Kaya nalaman ni Lady G na gumawa ng istorya ang kanyang tita, nakabit daw siya ng kanyang tito samantalang 17 years old lang siya noong mga panahon na yon. At ang kwento ng kanyang tita na tawagin na lang daw nating Monyo ay nilandi niya raw ang kanyang tsuhi. Samantalang naging close lang naman sila ng tito niya dahil nagkapareho sila ng hobby na nagja-jogging at palagi silang nakakapag-usap tungkol sa mga negosyo sa future. At ang tito niya na yon ay asawa ng kapatid ng kanyang papa, doon siya nakakakuha ng inspirasyon kaya mas lalo pa siyang namomotivate. Kaya dahil sobrang insecure sa kanya ni Monyo ay ginawan siya ng kwento at sinabi pa sa kanyang pinsa na tawagin na lang daw nating Niga. At si Niga naman ang nagparating sa asawa ng kanyang tito na inililink sa kanya kaya bigla na lang siyang ipinatawag nito sa isang kwarto. At nasa loob ng kwarto na yon ang isa niya pang pinsan na tawagin na lang daw nating Boyba na kapatid siya ni Niga na pareha silang dalawang toxic. Kaya laking gulat ni Lady G nang bigla na lang pinitik-pitik ni Boyba ang kanyang bibig habang sinasabunutan naman siya ni Niga. Pinagtulungan siyang jombagi ni Niga at ni Boyba habang si Monyo naman ay pinanonood lang sila. At noong mga panahon na yon ay minor pa si Lady G kaya kung tutuusin ay pwede siyang magpatulfo o magpabarangay dahil sa nanakit na ginawa sa kanya. Bukod pa doon ay sobrang daming ibinintang sa kanya at ginawang kwento. Sino ba naman daw ang kakabit sa isang 40 years old samantalang minor pa siya noong mga panahon na yon? Palagi na lang daw si Lady G ang mali sa paningin nila kaya hindi niya ibababa ang kanyang sarili para lumibel sa mga kamag-anak niya. At pagkatapos ng gulo na yon ay dumating na ang araw ng dibo ni Lady G. Lahat ng mga kamag-anak niya pati si Niga, si Boyba at si Monyo ay kumain sa kanyang handa. At ang kakapal daw ng mga pagmumukha ng mga kamag-anak niya dahil nagawa pa rin nilang pumunta at nakikain pa. Pero dahil nalaman ng mama at papa niya ang pangyayaring ginawa kay Lady G dahil nakita siyang umiiyak ay naglaylo na ang kanyang papa sa mga kapatid niya. Lalo na noong nalaman ng mga magulang niya kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nagawa siyang saktan na inggit lang pala dahil sobrang dami ng kanyang mga followers. Dahil yun ang palaging binabanggit ni Niga at ni Boyba habang siya ay ginojombag. At noong nag-first year college na si Lady G ay naging famous siya sa kanilang eskwelahan. Meron siya mga bashers pero meron ding mga manliligaw. At ang kanyang pinsan na si Niga ay naging number one basher niya dahil magkasama sila sa iisang eskwelahan at palagi siyang pinopost sa school confession. At palagi ding nagsashared po si Niga ng mga post na tungkol sa kanya kaya tuwang-tuwa naman siya dahil palaging nababash si Lady G. Hanggang sa noong hindi na nakapagpigil si Lady G, nag-away na silang dalawa ni Niga at sinabihan siya ng malandi at pokpok. Dahil palagi daw siyang maiksing manamit at siya daw ang black sheep ng kanilang pamilya dahil wala naman daw siyang ginawan tama kaya wala siyang mararating sa buhay. Samantalang si Lady G ay consistent honor student simula pa nung siya ay elementary. At ngayon na siya ay nasa college ay full scholar siya sa kanilang eskwelahan at wala rin siyang mga miscellaneous na binabayaran. Pamasahe at pagkain lang ang iniintindi ng kanyang mga magulang pero minsan ay nai-stress din siya sa kanyang pag-aaral at toxic na environment pa ang kanyang uuwian. Nakiusap ako sa papa ko na sana i-dorm in niya na lang ako dahil bukod sa malayo ang biyahe ko simula sa eskwelahan ay nahihirapan ako dahil walang peace of mind. Pati ang kapatid ko ngayon ay minumura na din ako dahil nabibrainwash na siya ng mga kamag-anak kong toxic na hihilahin ka talaga nila pababa. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. At para sa akin siguro kaya mong isabay sa pag-aaral mo na masterin ang art ng pangdededma. Kasi mas lalo mo silang pinag-iintindi, mas lalo kanilang aasarin at lalo kanilang i-stressin. At pag nakita nila na hindi na tumatalab sa'yo yung panggigigil na ginagawa nila, siguro mapapagod din sila. Minsan kailangan din talaga nating aralin kung paano natin mapapatatag ang ating inner peace dahil pag nagtagumpay yung mga basher, wala, talo tayo. Pero to make patol paminsan ay good din sa ating health kasi masarap gumante, charis. At ang pinakamasarap na ganti sa
sa kanila ay yung makita nila na dinededma mo na lang sila.